Maniniwala ba kayo na matatagpuan ang tanawang ito sa Pilipinas? Sakaling ma-strand ka sa ganitong isla, ano ang gagawin mo? Well, maybe it's time to do a bit of soul searching. O kaya naman, biyero, maybe it's time to be a hero. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ito ang Beery Island na matatagpuan sa Northern Samar. Kung hindi nyo pa to alam, aba, i-google nyo na, bilis, go! Siguradong puro magagandang litrato ng mga rock formation ang una nyo makikita. 100 to 200 pesos balikan ang pagrenta ng habal-habal mula sa Sawangan Port para makarating sa mga rock formation na to. Depende ang presyo sa dami nyo at sa tagal ng paghihintay ng mga habal-habal para maihetid kayo pabalik. Okay, so nakarating na tayo dito sa Bilat Rock Formation. First time ever. Kita ko lang to sa internet eh. Usually naman kasi bago tayo lumakbay, konting research ka, konting Google ka, tapos ikiklik mo yung images bago mo basahin yung description. No? At ito yung unang lumalabas kapag sinearch mo, Beery Island. Ganda! Ganda sa pictures, man. And usually naman kasi, di ba, pictures just don't do justice to the place. So, it's better to see it in person. Wow! Ganda! Loka lang din pa. So, ito yung tulay na dinadaanan natin ay surrounded by mangroves. Love it! Para sa mga hindi nakakaalam, yung mga mangroves kasi serves as a parang defense! Natural defense mechanism! Ayan, sabihin natin may malakas alon! Bam! Pagpunta nila dito, wala na. Yung intensity na minimize. Hindi pa man nakararating sa rock formations, pwede mo nang maubos ang memory card mo sa kalilitrato o kasi selfie rito sa mahabang tulay na to. Gawa sa kahoy at semento. Nakaangat ito at napaliligiran ng mangroves o bakawan. It's like a portal to another world! Yun oh! Holy smokes, Batman! Holy gigantic waves, Batman! Kira mo, medyo hindi pa ganun tayo kalapit. Kaunti kalayuan pa, pero nakikita mo yung kung gaano kalakas yung alon, no? Kita mo, kita mo? Yan! Oh! Langway tayo, guys! Oh, alam niyo na, ang susunod nito, mga wide shot, mga beauty shots, napapakita namin sa inyo, ako nakaupo doon, tapos may side shot dito, tapos kuminsan may 360 pa yan, gamit ang di ba? Okay, yes. Daddy, pwede mo ako i-carry doon? Doon, no? Tapos nun, kanta ka ng Hey, Baba Richie, Baba! Henna, henna! Medyo maganda dito, ah. Medyo malakas ang alon. Medyo bad idea to swim. Talapan naman ako ng goggles. Pinakamagandang oras daw ng pagpunta sa mga rock formation na to ay sa umaga o kaya naman ay sa bandang hapon kung kailan low tide o pa-low tide na. Madali na kasing lakaran ang mga bato-bato. Pero alam nyo, dito sa Beery Island, hindi ka mababato. Hindi, but honestly, seriously speaking, simple siya pero rock. Thumbs up? Wala mga thumbs up dyan? Yeah! So, kala ko kanina,
Lakas ng ulan? Eh, hindi naman malakas ng ulan. Excited. Yan na naman ako. Yung OA na naman ako. Kala ko kanina umaabot. Yung pala, sobrang lakas ng waves at ng hangin. Nadadala ngayon ng hangin, yung tubig, yung mist ako na dito. Sa kanila dati, talagang grabe lang yung imagination. Picturesque view. Woo! Grabe to. So, very romantic. Ito napakagandang view ng mga rock formations dito. I mean, taga dito sa kaliwa, ay sa kaliwa! Kanan! Derecho! Ha! Wala lang, I guess, kaya rin, ito yung lumalabas kapag ginagoogle mo Biri Island dahil talagang napakaganda. And I guess this symbolizes or this is a reflection of Biri Island. Diba? This is the image of Biri Island. Yeah. So beautiful. Pero hindi lang isang rock formation na makikita at mapupuntahan dito sa Biri Island. Ipakikita ko pa sa inyo ang iba maya-maya lang. Mula Maynila, humigit kumulang isang oras ang biyahe papuntang Katarman, Northern Samar. Mula Katarman, pabiyahe ka pa ng isang oras by land para marating ang bayan ng Lavezares na magiging jump-off point papuntang Biri Island. Umuulan at medyo mahangin nung dumating kami. Kaya medyo maalon ng dagat. Hindi pala medyo maalon. Talagang maalon nang bumibiyahe kami papuntang Biri. This has got to be one of the roughest boat rides I have ever been on. But after around 20 minutes of rough waves, we finally reached our island destination. Ano, let's do that again? Huwag muna. Probably bukas. So, kakalapag lang namin dito sa island of Biri. Medyo rough yung nadaanan naming dagat. Paglapag namin dito sa Biri Island, we found out na meron lang silang electricity from 12 noon to 12 midnight. Now, for other resorts, they use a generator after midnight. Ngayon ay maghahanap kami ng isang turo-turo. Dahil hindi pa kami nag-almusal. It's 10 a.m. now. Medyo jam-packed yung schedule natin ngayon. After this, I think we're gonna go explore the ocean. When we return, let's go hunting underwater. For lobster? Alam mo, feeling ko dapat lumevel up na rin yung biyahe ni Drew. Feeling ko dapat tayo na rin ang huli ng mga isda. Diba? Snorkel, bigla, bam! Spearfishing! Dilis. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Sama ka sa biyahe ko? Dito sa Biri Island, ang isa pang lugar na madaling puntahan ng mga biyahero ay ang Magasang Rock Formation. Kumpara sa Bilat Rock Formation na pinuntahan natin kanina, mas madali kang maihatid ng habal-habal dito. Pero mas mahabang paglalakad sa hanggang tuhod na tubig-dagat ang kailangan mong gawin bago marating ang mismong rock formation. Pero para sa akin, mas maganda ang tanawin dito kaysa sa Bilat. Mas surreal. Mas kakaiba. Bukod sa picture taking at sightseeing, isang magandang gawin dito sa Magasang ay mag-swimming. Dahil meron ditong natural saltwater pool. Ingat lang sa pagtapak dahil may mga matatalas na bato. Eh,
Pero kung diving talaga ang gusto nyong gawin dito sa Biri, pwede rin naman. At habang sumisisid kayo, bakit hindi na rin tumulong maglinis ng dagat? Yan ang ginagawa ng Biri Initiative, isang non-government organization dito sa Biri Island. Sure, Biri Initiative is an NGO which was established in 2012. Our primary objective is to help in coral reef restoration in parts of the Philippines where there's been significant damage as a result of illegal fishing methods, but also to create alternative jobs to coastal fisheries in places where alternative forms of employment are very hard to come by. Kabilang sina John at Loreto sa mga volunteer ng Biri Initiative. At ngayong araw, sasama tayo sa isa sa kanilang mga gawain. Si John ay isang Pranses at si Loreto naman ay Espanyol. Pareho silang may background sa marine biology. So why choose this place? Is your country already free from, you know, ocean pollution? Or No. No, there are several marine protected areas in our country, but... Well, we have been doing this for many years, yes, before I was born, and it's very complicated, the legislation, lots, yes, of paper. There are also many, many experts down there, and I think here there are few. Few, correct. So it's more important to be here. That's good. And you can really work with communities. Right. Is it hard for you to live in this type of surrounding? No. No, actually, I like the food. You like the food, eh? Yes. Very good. What about the food that you like? I like fish. The fish. Crab, yes. Mango, coconut. Oh, the mangoes. Coconut. Medyo awkward pa rin yung situation dahil sila yung nagiging tour guide ko at sila ay hindi tiga dito sa Pilipinas. So, John? Yes? Where are we going? We're going in Cagnipa. It's an island next to Biri. Okay. Where are we going there? In the west. In the west, yes, okay. Yes, because in the west it's really beautiful. We have really a lot of coral. What are we doing here? There is beautiful coral, okay, really. But they are endangered because one species, mm-hmm, of sea stars. It's called sea stars? Yes, it's a sea stars, but okay, the real name, the scientific name is crow of tone. Crow of tone? Yes, crow of tone. Okay. It's very ugly. It's very ugly, really. Why are you taking them off from the... It's a species that really... eats the corals really fast. There you go. Faster than the coral can grow. Sea pests, yes, pretty, yes, much. Yes. Ah, okay. Really fast. Are they poisonous? Yes, if you touch them. If you touch them? Yes. Ah. Yeah. It's a great gift to your enemy, huh? Yes, it's our enemies. Malinaw at malinis ang tubig sa paligid ng Biri Island. Nga lang, medyo malakas pa rin ang alon kaya nahihirapan kaming lumuhoy. Sa pagsisid namin, wala kaming nakitang nakapipinsalang crown of thorns. Well, mabuti naman. Magandang indikasyon ito na nagsisimula ng magbunga ang efforts ng Biri Initiative. Siguro after mga good 30 minutes of searching for what I call them sea pests, yung hinahanap nila eh. Crown of thorns. Not only they're poisonous, they're also, you know, parang they kind of eat the corals much faster than the corals can, you know, build themselves. So usually, what they do, nagdadala sila ng mga tongs. May tongs na pang barbecue. At yun yung ginagamit nila pang tanggal ng crown of thorns. Nilalagay sila sa isang net. Pero wala eh. Yung mga times na meron daw mga... Oops! Yung mga times na meron daw marami. Yung mga times na wala talaga. So, this is the time na wala kaming nahanap. But,
Buhay na buhay yung corals talaga, which is a great thing. Objectives nila, you know, is really to clean the environment. And I guess they're doing a pretty good job then, kahit paano. It's been a couple of weeks long for them staying here and trying to help protect our marine biodiversity. Which is so ironic, no? Which is so ironic. Dahil sila pa yung mga hindi naninirahan dito at sila pa yung mga dayuhan. Sila pa yung nagkakaroon ng initiative para maprotektahan yung ating kapaligiran. Alright. So, where's my cameraman? Over there. Shokoy out of the water. Gusto niyo makita ng up-close and personal ang nakapipinsalang crown of thorns, mga biyero? Ito yung hinahanap namin kanina. I think tinatawag nyo ng crown of thorns. Actually, okay, medyo nahihiya siya. Kunin natin to. Wow, they have a very good hold. They stick. Good grip. See, isipin nyo, kamay yung ginagamit nila para panghatak o pangkuha niya ito. Medyo imposible dahil medyo wild yung grip nila, no? And at the same time, these things are very venomous. And then I'll show you what they do kapag agitate sila. Sa gitna, may lumalabas na itlog. It's... Yan, lumalabas na sila. So paglalabas sila ng itlog, ay didadami sila. Ay diyari kayo. Yeah. Parang tumutulis yung ano nila. I know. So syempre, I guess defense mechanism nila yun, di ba? Or parang, oh sige, you get me! I'll lay some eggs! Go forth and multiply! So currently, ginagawa nila, they take it out. Tapos nun, kinatapo na nila. You can call it. Probably dry it out. Don't touch them. You stonks. Or just don't go near. Ooh, the eggs. Ooh, lovely. Caviar. Ang dagat sa paligid ng Biri Island, sagana sa yaman na kailangan pangalagaan para tuloy-tuloy itong mapakinabangan. Siyempre, ilan sa mga yamang dagat na to, bukod sa magandang tingnan sa ilalim ng tubig, gaya ng mga corals, ay masarap namang kainin. Dito sa Biri Resort and Dive Center, kung saan kami naka-check-in, seryoso sila sa paghahanda ng sariwang-sariwang seafood. Lobsters! Crab! Tuna! Ho-ho-ho-lala! Yung setup nila dito sa Biri Island. Ano ba ma-explain? Hindi pa namin naikot lahat, no? Pero sabi nila, it's very small in area size. Yun yung beach. And then just a couple of steps away, ito yung resort. Right there, on the left. Right. So parang itong open area na to, ito yung daanan ng hangin. Tapos kapag meron kayong naririnig na tricycle, motor, yun yung parang means of transportation nila. Makakita kayo ng isang motor, tapos nun parang medyo may konti extension sa likod dahil parang may mga apat. Parang habal-habal nila yun. Kaya yung narinig mo mga motor. Dahil ito yung daanan. But, right in front of the resort, nice setup like what I said. May konting inuman dito, I'm sure. Tayo, ang gagawin natin ngayon, may konting kainan. Actually, hindi lang konti dahil maraming prepare sila for us dahil mostly seafoods. And we got some chicken dishes with soup and fruits. Handayin na natin! Yung mga ibang Westerners talagang hyped up yung mga lobster. No? Pero sa atin, sa mga probinsya natin, hindi lang ganun kamahal dahil ang dami natin ginto talaga eh. Sobrang yaman natin sa seafood. Hindi lang sa isda, kundi sa mga lobster katulad nito. Kanina nakita namin niluluto ito eh, itim pa eh.
Ngayon, pulang-pula na. Okay, so apparently, mahal din yung pagkabenta nila dito. It's 900 pesos per kilo. Now, hindi ko alam kung foreign price yan or price para sa mga turista at hindi local or hindi nanggagaling dito sa malapit yung lobster. Pero yung tuna, eto, luto na, na umaabot ng 90 pesos per kilo. Hey, that's not bad at all. Ayos natin naman lahat. Pare-pareho yung lasa ng lobster, pero it's really how you cook it. Sometimes they put soft drinks. Sometimes pinapakuluan lang talaga nila or sinisteam lang nila. Sometimes sinistir fry nila. Garlic. Ria. Not good. Not bad at all. Any type of seafood, it has to be fresh. And so far, what I've been eating, it's fresh. Wow. All soft the bone. Alam yung pinaka-favorite part ko sa isda? Ang favorite part ko sa isda, ito. Ito! Yan! Hindi ko alam bakit, pero gustong-gusto ko parati yan. Yan o, ito. 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 Yan. Yan. Ito yan. Alam mo, feeling ko dapat lumevel up na rin yung biyahe ni Drew. Feeling ko dapat tayo na rin ang huli ng mga isda. Di ba? Snorkel, biglang BAM! Spearfishing! Dilis. 10 dilis yun! So, gagawin mo, iba barbecue mo? Kapag nanalo na kami ng Department of Tourism Award. Okay, ma'am. Sabi siya, dude. Sabi siya. Ito, gagawin natin, babalik natin dito. Pare-parehas naman sila para puno pa rin yung plato. Hindi lang puro seafood ang inihahain sa'yo rito, mga biyero. I'm sure, mapapatulo-laway din kayo sa iba pa nilang pagkain. Buha tayo ng... curry. Uy, kakaibang chicken curry ito. Meron silang pineapple. Pineapple chunks. Alright. Because of the pineapple chunks, tumamis yung chicken curry natin ngayon, Chong. Yum! Kaya ito yung Filipino style of cooking chicken curry, eh, dude. Dimanghang. Lahat patamis at dimanghang. In conclusion, sabat-saring mga pagkain, pwede niyong mahanap dito. Fresh seafood, panalo yung pagluto nila ng manok, walang problema. Beer. Kulang na lang, beer. Mami ang gabi niyan. Sa ating pagbabalik, lalo kayong mapapawaw sa hiwaga ng dagat. As we explore more of Beery Island's out of this world rock formations. Sama ka sa biyay ko? You love me. Love you. It's magic. Swerte ako sa'yo. Wow! Happy Valentine! Nakalipas na ang araw ng mga puso, mga biyero. Pero hanggang ngayon, nilalanggam pa rin kami sa tamis ng mga comments nyo sa aming Valentine's episode sa Bukod Binggit. At dahil dyan, narito ang inyong fun na fan feedback! Ito, simple lang ang banat ng kaibigan nating si Owes Enriquez. Intense lang talaga, ha? Salamat, Guligush! Alam din naman namin na corny kami. Sinasadya namin yun, no? Ayan, ang hirit ni Mrs. Oh. Wait a minute, mga bihero.
Dahil sobrang kinilig kayo sa amin ni Mrs., check out this never before seen clip mula sa aming Valentine's episode. Welcome to the Heidi Drew Show with my only dancer, Mrs. A. Energy back, to. Sige na umaga. Talaga yung mga ano eh. Tried and tested na sa mga morning show. Kasi kung hindi, lalamigin na naman ako eh. Oo nga, correct. Marami kayong natuwa na makita kami ni Mrs. na bumiyahin ng mga kasama. Maraming salamat! Pero may isa tayong kaibigan na tila may pinagdadaanan nung nanonood ng episode. Kat, hayaan mo at I'm sure kapag umakyat ka sa mga pulag, hindi ka giginawin sa init at sayang dala ng mga makakabiyahe mo. Pero bukod syempre sa matamis na lambingan, masaya rin kami na naka-inspire din ang biyahe namin para sa sarili ng mga biyahe. Lahat ng pagod at puyat sa pag-shoot ng episode na to, sulit! Kaya comment lang kayo ng comment sa Biyahe ni Drew social media sites, mga biyero! Because we really appreciate your fun na fan feedback! Ano? Sama ka sa biyahe ko? Matatagpuan ang Biri Island sa Northern Samar, halos kaharap ng Pacific Ocean. Kaya hindi nakapagtataka na malalakas na alon ang humahampas sa islang ito kung minsan. Naging daungan din nga raw ito ng mga galeon noong panahon ng Kastila at nag-ihon pa ang mga ito na naglalakihang angkla bilang ebidensya. Mula noon hanggang ngayon, simple ang naging buhay ng mga lokal ng isla. Ang itinabubuhay lang naman namin dito, katulad ng saging, nyug, mangingisda, magtanim ng palay, yun lang ang ano dito. At saka magtanim ng kamuting kahoy, kamuti. Waray po ang salita namin dito, waray. Iba ang kuan, istorya dito sa waray, iba din naman sa amo, iba man parang halubikon ba? Ang wala, wara. Ang mayroon, mayaon. Diba? Ayaw. Habo. Yun ang sabi ng mga turista na pumupunta dito sa amin. Nagagandahan sila dito sa Biri. Sa unti-unting pagsikat ng Biri Rock Formations at sa pagiging madali na ng pagpunta rito, unti-unti na rin nagkakaroon ng ibang kabuhayan ng mga taga rito. Also, by boosting tourism, we will provide alternative forms of employment for people who currently have no alternative but to catch fish. Grabe, feeling ko rock star ako. Nalakas na hangin. So, gagawin natin ngayon mga bihero. Galing tayo doon sa tuktok. Susubukan naman natin pumunta doon sa tuktok na yun. Bakit? Dahil meron kaming oras at pwede namin gawin.
dalawa lamang registered hotel sa isla ng Biri. So if you're planning to stay overnight here, better book ahead, mga biyero. Hi, welcome to my mansion. Andito tayo ngayon sa Biri Resort. At isa lang to sa mga siguro wala pa yatang limang resorts dito. Okay? It's facing the beach, so it's very beautiful. You've got three floors. First floor, I think, is the restaurant. You've got the play area, may billiard table, and doon yung restaurant nga. Second, meron dyang pwedeng tumira. And this is the penthouse. I'm just kidding. This is the third floor. Third floor, pagkapasok mo, isang kwarto na. At meron na pwedeng matulog mo dalawa. Depende, pwedeng apat, basta magkapatong-patong. As you can see, mga gamit ng crew. Pagpasok pa dito, whoa! May lanay, may malaking flat screen TV, may king size bedroom, merong mirror na kitang-kita mo sarili mo kapag hubad ka. At meron kang kitchen. Ano to? Kwarto, bahay, or apartment. Diba? Malaki. So, dito tayo ngayon sa kitchen kung saan meron ding lutuan. Okay, kompleto ka lang dito, bro. Kompleto ka lang dito. Pwede ka magluto, pwede ka maglagay ng cold drinks. And maintain it cold. Ice, the works. CR. Oh, you know, kapag nagba-bathroom raid tayo, I always check kung gano'ng klase yung tubig. Not bad. Sorry. Hot water, yes. Clean toilet, yes. Privacy, we'll see. Yes. Ay, sorry. Akin tong brief na to eh. Huwag mo pa kinukuhan mo. Okay. At dahil kukunti rin ang kainan sa isla, sagot ko na rin ang Biri Resort niyan. Ang ginagawa naman ng ibang biyero, day trip lang sila sa Biri Island. Tapos ang pamamasyal sa mga rock formation sa araw, balik na sila ng Katarman at doon na nagpapalipas ang gabi. Isa sa pinakabagong hotel sa Katarman, ang Cafe Eusebio. Yep, it's a cafe! And it's a hotel too! Is that cool? Hello! Room. Sir, di ako makakatira. Hello? Ha? Room po po yan. Sorry, room ko pala to. Room! Nasa susi sa akin. Sensya na sa... Bakit ako nakahawak ng cookie? Well, dito kasi sa Cafe Eusebio. It's a coffee shop. Actually, it's not really a... hotel. Kala ko nga, dyan na ba tayo? Di ba coffee shop yan? Actually, dyan na tayo. Nakatira. Ah, gano'n pala. Anyway, bigyan nila ako ng cookie. Mm-hmm. Anyway, pasok. Welcome to my room. Okay. Pasok na. Kanina gumagarin ako. May ilaw. Pero hindi masyadong well-lit yung kanilang rooms. Usually, di ba may mga hotels na pagkabukas mo ng ilaw, boom! Lahat ng ilaw bukas. But then again, when you come here, you just come here to sleep. And I think how they set up their room. Actually, nagustuhan ko yung floor. Dahil yung floor, it's wood. It's not just like wood laminate, it's wood panels. Look at their bed. Bed frame. Amoy na amoy pa na medyo bago. Wood table, flat screen TV. They have their
pa. Sofa and or like an extra bed. But this is I think their most expensive room, which is around 2,000 pesos or 2,500, I think 2,000 pesos. It's good for two. 3,000? It's 3,000 pesos. But then again, you can have an extra head or extra body, extra person for gopa. Sa mga Chinese, alam niyo yan, 500 pesos. 500 pesos inclusive of breakfast. I actually like this bed frame. Really nice. Pros and cons. Pros, love the feel. Love the smell. Very wood smell. That's a pro. Medyo downside. May kumakanta. Kasi may video kay. Okay, sana kung magaling kumanta pero... Yun yung kinakatawa ako kanina. Sabi ko, oh no. Hanggang ano oras ba to? Kasi maaga ako natutulog. I mean, alas 9, medyo ganun na ako. But hey, it's 9:02 p.m. at walang kumakanta. That's a good sign. Okay, punta tayo ngayon dito sa banyo. For me, if your bathroom is clean, it's good for me. If your bathroom is all white, it's good for me. Kasi pag all white, mas makikita mo yung speck of dust. Mas makikita mo yung dumi, if ever meron dumi. At nakikita ko yung sarili ko dumi. Dahil naligo na ako kanina. Water, it's not like the strongest, but it'll do. Brush my teeth. Kala ko masyado mahina yung tubig. Yung pala hindi ko lang na ganun yung knob. Hot water at your disposal, no problem. So, it's like a very futuristic setup, but at the same time, very Filipino, or at the same time, parang pagka-rustic na hindi mo maintindihan dahil may meron silang ginagamit ng wood. So, ladies and gentlemen. Good night, sir. Good night. Thank you so much. Good night. See you tomorrow. Pero kung may energy ka pa, o kaya ay gutom kayo mula sa biyahe, marami rin pagpipili ang makakainan dito sa Katarman. Kabaliktaran ata ito ng kasimplihan ng buhay sa Biri. Para ka nang nasa Cebu, Davao, o iba pang malaking syudad. Ang Katarman kasi ang provincial capital ng Northern Samar. Oh, hi! Good evening! Basta? Turista ka rin ba? Sabayan mo na ako kasi ako na mag-isa dito eh. Subukan lang, huwag muna. Okay lang, walang problema. So naisip ko magtanong sa mga locals. Sinabi nga nila na itong Chipan daw, ito yung pangalan ng lugar, Chipan, dito daw yung pumupunta yung mga tao. Pwede silang kumain ng dinner. Pero parang, hindi naman sobrang gimmick place to, no? Pero nakikita ko may mirror ball sila kanina, mag-ibing-ibing ilaw. Tapos may malaking TV, may banda usually. Pero ngayon pumunta ako dito dahil gusto ko mag-dinner. Major early morning flight ako tomorrow. So, ito yung in-offer nila sa akin. Now, baka gusto mong tikman, ito yung kanilang mixed seafood. Sizzling mixed seafood. Hindi ako nakukuha sa'yo. Ayan. Mukhang busy sila dito at maraming ano. Ayan. Yan. Ito, subukan mo ito. Okay siya. Meron siyang shrimp, meron siyang squid. Yan. Meron siyang shrimp, squid, fish. Oh. Yan siya mo. Ayos na rin, no? Pwede. Kanin, kailangan mo? O mamaya na. Ito yung, actually, ito yung masarap din eh. Masarap yung pagkagising nila eh. Ito yung parang, tinawag nilang beef salpicao. Sizzling. Beef. Ito mo. Ito mo rin siya. Kalami ng kanin. Pag ganyan, kalasa, kalami ng kanin. Now. Ikaw, inuunahan mo na ako. Tumitingin ka na kagad dito, ha? Ito, sabi nila,
Kasi dinideep fry nila yung prawns. Tapos nilalagyan nila lang siling haba, pati yung mas manghang na sili. Yan, yan, yan. Baka lapit mo naman sa plate ko. Naman. Sige na nga, ikaw naman muna. Okay lang, problema. Yeah. Oh, hindi. Baka matirik ka ako na muna. Pwede to. Hmm, tikman mo. Parang close na tayo, no? Naka. Hello. Yan. Hmm. Uy, meron siyang sipa. Ano? Pwede, no? Pwede. Ano ang feeling ko? Kailangan tayo mag-order ng beer mamaya. Ano sa'yo mo? Pampatulog, no? Parang ma-okay na, no? Tulog, tapos yung gising kagad na maaga. Hmm. Ito daw, mukhang manok. Pero, sizzling tuna. Manok yata to. Lasang manok. Ang lasa ulit, ha? Isda. Isda siya. Ayun. Parang wala ka naman kasama at may oras ka. Sabay mo na lang ako. Kasi mo. Okay lang? Alright. Cheers, man. Oh, sige, sa'yo na to. Hindi, okay lang? Ah, sige. Oh, sige. Oh, salamat na lang, ha. Ano? Sama ka sa biyay ko? Ano? Sama ka sa biyay ko? Kasama ang Biri Island sa Top 10 Hidden Gems of the Philippines ayon sa listahan ng isang private auditing company. Dineklara rin itong protected seascape and landscape ng Department of Environment and Natural Resources noong year 2000. Taon-taon daw ay parami na parami ang mga biyaherong pumupunta rito para mamasyal. Sana naman, sa pagtaas ng bilang ng mga turista, munlad din ang buhay ng mga naninirahan dito. Habang napananatili ang likas na ganda ng lugar. Kaya let's all do our part, mga biyero. Be a hero! Kapag bumabiyahe ako, sinusulit ko ang lahat ng pasyalan. It's just so spectacular. It's awesome. Lahat ng pwedeng subukan, game ako dyan. Go! 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 Kahit alanganin sa panlasa, sige lang! Masarap ba? Wala siyang lasa. Pero parang bato. Para manamnam ang isang lugar, do what the locals do. Bakit yung mga lalaki hindi na-out? Maganda ako lang yung na-out. Malito, malik! Dahil sa bawat experience, may matututunan. Lalapit yan dito. Ito yung mga bata, may daladala ng mga tabo. Inuman na. Kape, ala, tagbaan mo. Sa bawat pakikisalamuha, bagong kaibigan. Go and wang. Saludan yung gan. Kaya sulitin natin ang bawat adventure. Next thing.